Hello, ka-partners. Good day sa inyong lahat. Ako nga pala si Melvin Nazario and you are watching Layas TV. So ang ating topic ngayon ay tungkol sa kontrobersyal na launching ni Smart Padala Paymaya ng Claim Anywhere. Alam ko, ngayong June 21st, 2021, maraming sumakit ang ulo sa inyo. At marami din namang hindi dahil hindi sila na-informed o yung iba talagang wala lang pakialam. Well, anyway, actually ako, isa ako sa sumakit ang ulo, pero slight lang. Kasi una sa lahat, ang kinakaharap natin tungkol dito sa problema sa Claim Anywhere na to ay yung kulang tayo sa system enhancement at information. Na-notice ko kasi upon reading dun sa Smart Padala Facebook group, yung private page natin, marami akong nabasa na sinasabing yung iba hindi informed, yung iba naman ayaw gamitin, yung iba ginagamit yung Claim Anywhere option dun sa application after ma-update. Well, ako kasi apat yung pwesto ko. Lahat sila, binriefing ko na. Nag-online meeting din kami pagkatapos nga na i-launch ito ngayong June 21. Isa sa mga sinabi ko sa kanila, doon sa mga frontliners ko na nagbabantay ng mga pwesto ko, as long as may dalang account number, yung 16-digit account number, si sending customer, much better na doon na lang muna i-process. At kung sasabihin naman ng sending customer na wala siyang 16-digit account number dahil balita nga nila, pwede na mag-send kahit wala yon. Well, okay lang din naman. Pero binriefing ko na sila, sinabihan ko na yung mga frontliners ko na sana bago nila i-transact, alamin muna nila kay sender kung si receiver ba ay registered. At yung number ba na ipoprovide ni sender na number ni receiver ay nakaregister kay receiver. Kasi isa sa mga nagiging problema nga, yung ipapangalan kay receiver yung amount na ipapadala pero yung cellphone number hindi pala kay receiver nakaregister pala sa nanay ni receiver, minsan sa bayaw ni receiver, sa kapatid ni receiver, minsan niya nakaregister pa sa barkada or sa kapitbahay ni receiver. So, doon sa point na yon, magkakaroon tayo ng conflict. Bakit kamo? Dahil nakaregister na nga yun doon sa ibang tao, tapos gagamitin mo yung pangalan ni receiver na hindi naman pala talaga nakaregister sa kanya yung number. So, pagdating sa receiving customer, so pupunta siya sa isang Smart Padala agent since Claim Anywhere yung ginamit na process. Let's say ganito, sa akin, ganyan kasi na experience ko eh. Pumunta sa akin si receiving customer. So anong nangyari, ang binigay na pangalan, yung pangalan niya. Hindi pala sa kanya nakapangalan yung cellphone number na ginamit as receiving person. So yung binigay
palang, yung cellphone number pala is nakaregister dun sa mister niya. Ang problema, hindi naman sila kasal ng mister niya, so magkaiba ng apelyido. At kahit magkapareho sila ng apelyido, dahil magkaiba sila ng pangalan, hindi yan tatanggapin ng system. 100% sure kasi naranasan ko na eh. So kaya ako nalaman na ganun yung nagiging error. Kasi itong si claimer, tinry niya kasi na i-claim. So ang lumabas nga, error. I-enter ang tamang cellphone number para mga ganyan. So ibig sabihin, conflict dun sa pangalan at dun sa cellphone number. Hindi siya nagmamatch. So si receiving customer, nagtatanong, ano po gagawin namin? Ako, hindi ko rin alam gagawin ko. Kasi unang-una, dahil claim anywhere siya, wala ako sa posisyon para tumawag kay hotline para magbigay ng suggestion na ano po ba yung magandang gawin. Kasi yung claim anywhere, ang alam ko, pwede lang tumawag dyan si sender. Kasi since siya yung nag-process, siya lang yung iintindihin ng hotline dahil nasa kanya yung transaction reference. Pwede rin siguro si receiver, dahil siya yung nakatanggap naman ng claim anywhere reference number. Pero para sa akin, napaka-conflict, napaka-hassle. Actually, yung customer nga na nagki-claim sa akin, nagagalit siya, inaaway niya yung frontliner ko. Actually, hindi naman direct sa akin, kasi yun ang nire-reklamo ng frontliner ko kanina. Sabi ko sa frontliner, nasabihin mo na lang, wala tayong magagawa since hindi naman direct sa account natin na isend. Ang pwede nating i-advise sa kanya, kung pupunta siya sa ibang smart padala agent, kasi dito sa amin marami, tabi-tabi na kami halos. Pero kung pupunta siya sa ibang smart padala agent, 100% sure hindi rin niya yun makiklaim dahil sa mali-maling information. So isa sa sinabi ko, tawag siya sa 15177 using smart or token text. Or it's either pwede rin siyang magsabi doon sa sender na tumawag sa 15177. I don't know kung ano yung pwedeng gawin ni 15177 ng hotline. Kung pwede ba nilang baguhin pa yung pangalan ng receiver or palitan yung cellphone number. Si sending agent, yung smart padala ka partner natin na nag-send, isa din siya sa dapat na makatulong para maayos yung problema. Ang komplikado kasi dito sa KYC, alam naman natin na hindi ganun ka-perfecto yung ating KYC system, KYC registration. Sometime nga eh, si Ninyo Mulak, ang spelling is N-I-N-Y-O. So yun yung tamang pangalan niya. Na-register ngayon siya ng Nino. So dun pa lang sa pangalan, conflict na. Ginawang N yung sana ay N-Y. So ngayon, halimbawa, nagpadala ng pera yung kapatid ni Ninyo Mulak sa kanya. At ang binigay dun sa smart padala agent na magsesend ng pera is Ninyo Mulak. Exactly, N-I-N-Y-O. So yun yung na-provide ni sender na tamang pangalan ng receiver. So anyway, totoo naman, tamang pangalan niya nga naman yun. Ang problema nga lang dun, hindi kasi yun yung nakaregister sa kanya. So sino may pagkakamali? Sa tingin niyo ba may pagkakamali si kapartner natin na nag-send?
hindi natin siya pwedeng i-blame. Hindi na rin natin matitrace kung sino yung nag-register kay Ninyo Mulak at bakit naging Nino na lang yung pangalan niya. Di ba? Alam niyo ba kung ano yung pinakamahirap na sitwasyon sa ating mga smart padala agent? Wala kasi tayong option para sana mabago natin yung pangalan nung nagpa-register. Minsan nga, yung nagpa-register, ang pangalan, Juan de la Cruz. Ang nakaregister na apelido, de la Cruz sana. Kaso ang nilagay, apelido, last name, Juan. First name, de la Cruz. So, sinong i-blame natin? At dahil nakaregister na nga, malamang sabihin na lang natin sa nag-register, ano ba naman yan, ang syunga-syunga naman, i-register man ganun. Pero kahit kasi i-blame natin ang i-blame yung nag-register, wala na tayong magagawa kasi nakatatak na doon sa cellphone number na yon na si Juan de la Cruz, ang apelido niya pala, Juan. At de la Cruz na yung pangalan niya. So doon, magkakaroon tayo ng conflict. Isa sa pinakamabigat na struggle natin, yung pangalan, apelido, at cellphone number. Bandang huli, dadami lang ng dadami yung customer na nagpapalipat-lipat ng tindahan pero hindi naman nila maklaim yung pera na dapat nakuha na nila nung isang araw pa. Dahil na pending sa cloud, dahil sa mali yung pangalan na nakaregister dun sa cellphone number. Diba? Well, actually, meron naman sanang magandang option pa sa application natin. Diba? Pag magpapadala si customer, tinatype yung pangalan niya, cellphone number niya, itatype, diba? So, pagka-type nung cellphone number niya, itatype din yung apelyido nga lang eh. Pag magsesend ka, apelyido lang. Pagpindot mo ng confirm, na confirm mo yun yung cellphone number na pinrovide niya at yung apelyido niya, lalabas. Kunyari, Juan de la Cruz. So, itatype mo lang, de la Cruz, tsaka cellphone number. Pag click mo, lalabas na Juan de la Cruz is already registered. Diba? So, kung sa sending pa lang, namomonitor na ng application natin na nakaregister na si Juan de la Cruz, why not i-enhance din sana sa receiving? Let's say ganito, alam ng system na si Juan de la Cruz ay registered na kung sending ang gagamitin mo. Pero sana sa receiving, ganun din. Yung cellphone number na ilalagay natin as receiving agent kapag nakaregister na yan at in-input natin yung pangalan ng tao, si Juan, first name, de la Cruz, last name, then cellphone number, kinlik mo at mali yung spelling, dapat huwag nang tanggapin ang system. Sa sending pa lang yun, ha. Halimbawa, sender, nag-click ka, pumasok ka, padala. Pagpasok mo ng padala, siyempre kukunin mo muna yung cellphone number at saka apelyido ng sending customer. Pagkatapos, ibibigay niya naman sa'yo yung pangalan nung magki-claim. So, si magki-claim, tatype mo yung pangalan niya, first name, last name, at yung cellphone number. Dapat, kung yung cellphone number nakaregister na sa ibang pangalan, dapat automatic i-reject na ng system. Huwag nang tanggapin. Kasi, sa claim anywhere, pagdating yun doon sa kabila, hindi tatanggapin.
Pero doon pa lang upon sending tinanggap. Tinanggap upon sending. So, pumasok sa cloud. Pagdating sa mag-claim, eto na problema. Hindi na ma-claim. Kasi naka-register sa ibang pangalan. Hindi pala si Juan de la Cruz ang ano nun, ang naka-register dun sa cellphone number na pin-provide. May iba palang naka-register. So sana may ganong factor sa receiving, sa sending pa lang. Tinype mo yung pangalan ni receiving customer, tinype mo yung apelyido ni receiving customer plus cellphone number niya. So dun sa tatlong yon, kung may mismatch, naka-register na to cellphone number na to, pero may mismatch, so huwag niya sanang tanggapin ang system. Dapat sana lumabas. The information you have provided is error, something ganon. Dapat sana ganon para mas okay yung magiging dating. O kahit naka-register sa tamang apelyido, pero iba naman yung pin-provide na pangalan. Sana sa sending agent pa lang, ma-detect na ng system na, op, iba yung pangalan nito. Error, huwag tanggapin. Parang ending, hindi mahirapan si receiver na maghagilap ng smart padala sa paligid niya para mag-claim at pagpasapasahan siya na hindi natin pwedeng makuha, try mo sa kabila. Pagdating sa kabila, for sure yun din naman ang mangyayari. Ang ending, nahilo si customer, babalik sa sender. Actually, katulad niyan, claim anywhere, kiniklaim sa akin yung pera, hindi niya maklaim. Ang biniblame niya ako. Sabi ko nga doon sa frontliner ko, wala tayong magagawa dyan. Ang may tutulong lang natin sa kanya, ibigay yung hotline or bumalik dun sa pinagpadalahan para ma-question, ba't yan ito? Anong gagawin? Ba't yan yan? Kasi kalimitan, halimbawa ako, sa akin mag-claim, pero claim anywhere. Hindi, wala pa akong karapatan dun sa reference number na yun kasi hindi ko ma-claim Tsaka hindi naman direct ang pinasok sa account ko. Wala pa sa akin yung cash, nasa cloud pa. So kung tatawag ako sa hotline, ganito po kasi may problema si receiver. So sasabihin sa akin ni hotline, ay advice nyo na lang po na pumunta sa ibang smart padala. Doon na lang po i-claim. For sure, hindi din niya makukuha. So, hanggang dito na lang. Wala na akong ibang masasabi. Sana may mga natutunan kayo. At sana magkaroon kayo ng idea. Huwag nyo naman i-bash si Paymaya. Kasi alam ko na sa pamamagitan nitong vlog ko, eh siguro, pag narinig nila, magkakaroon sila ng idea. Bahala na silang mag-enhance kung ano yung dapat gawin. Pero yun nga, ang suggestion ko lang na sana, upon sending, pag mali yung information ng customer, ni receiving customer, mali yung information niya, yung telephone number na pin-provide, naka-register na kay Juan de la Cruz, pero kay Maria Mercedes ipapangalan, sana huwag nang tanggapin ang system. Kasi alam ng system, hindi si Maria Mercedes ang hindi si Maria Mercedes ang naka-register. Sana error na, huwag nang tanggapin para ma-provide yung tamang pangalan at apelyido ng customer para
sa ikagagaling ng ating negosyo. Ako ayokong sirahan ng Paymaya kasi talaga sa totoo lang napakalaki din naman ng pakinabang ko dyan. Malaki din ang kinikita ko. Ayokong mawala yan sa akin. Pero sa puntong to, marami rin namang sumakit ang ulo ngayong June 21 bukas at sa mga susunod pang araw dahil di naman ganun kadaling mabago ang sistema ng IT. Good luck sa ating lahat. Pag-ingatan lang natin yung mga transaksyon natin hanggat maaari. Ako, advice ko hanggat maaari, huwag munang gamitin ang Claim Anywhere. Siguro kung kinakailangan lang. At nakatitiyak tayo na nakaregister sa tamang tao yung pinrovide na pangalan at cellphone number. So hanggang dito na lang kasi medyo humahaba na talaga. Bye-bye!